yung team na nag-champion, yun yung pinaka nag-enjoy sa game. Hindi ibig sabihin nun ikaw na yung strongest. Kasama yung team mo, nag-enjoy, lumalakas kayo, nag-grow kayo sa team. Bonus part siya ng paglalaro na nag-enjoy ka talaga. Nung napasok kami nung MPL Season 3, actually, student pa ako noon, college student ng Marketing Management. Nakapasok kami noon, nasa kalagitnaan ako ng thesis, so maraming ginagawa, maraming inaasikaso. Nung next sem, kinailangan kong magpaisa-isa na subject dahil nakapasok na talaga kami sa ProSyn. Umabot nung Season 5 na pumapasok sa school pagtapos ng school training. So ganun yung naging cycle ko noon. Na-lead ko yung team ko sa ano, hindi sa talent, sa skills, sa kung anong ginagawa nila, pero na-lead ko sila sa attitude. Attitude matters the most eh. Yung kasi yung number one kong inahanap sa player. Kasi may mga kilala akong toxic sa team na alam kong sobrang lakas nila, pero dahil nga sa attitude, nawawala yung laro ng team, nawawala yung cooperation ng members. Nahatak ko yung attitude nila na maging kalmado, maging ano lang, joyful lang sa laro, nandun yung excitement. Sobrang relax nila sa game, walang tilt factor, walang problema. Yung wala ibang team nun yung adjustment and sacrifice. In transition sa Season 5, nagre-roster kami. Kinailangan namin bitawan yung dalawang player namin para magpalit ng dalawa na mas i-improve. So andun yung adjustment and sacrifice. Maaga akong namulat sa buhay kasi talaga eh, yung experiences ko sa family dahil nga broken family kami. Mami ko araw-araw siyang nag-hard work para sa amin. Inaasikaso niya kami, hindi kami napabayaan. And natuturuan kami ng tama. Kumbaga nag-stay ako sa kung anong meron ako. May nakukuha, may pang-araw-araw. Ganun. Kasi nakikita ko dun sa ibang tao yung may mga taong walang makain sa pang-araw-araw na nahihirapan. So kung paano ako nagsimula, palaging naka-mindset sa akin yun na, di ba, ikaw yung nangarap na pumasok dito, tapos nagawa mo, doon ka pa ba magbabago? Hindi nawawala sa isip ko yung keep your feet on the ground. Kasi totoo siya actually, pag nagkaroon ka ng, sabihin natin, angas sa sarili, naliligaw ka talaga eh. Anim kami magkaka-team eh. Pag nag-away yung dalawa, nabawasan tayo ng dalawa. Nadagdagan pa yung kalaban natin. So, nandun yung pagiging kalmado, yung pagiging disiplinado. Walang captain, walang ano. Kasi nakikita ko sila as an equal individual person eh. So, kumbaga nandun yung respeto. Natuto talaga ako sa kanila na hindi porket captain ako, hindi ko ginamit, hindi ko in-abuse. Nakikita ko sa kanila yung perseverance nila, yung pagiging disiplinado. Nandun yung passion talaga nila sa paglalaro.